sa pagpapatuloy ng adventure natin dito sa Kalinga. I spy a lion. Pero teka, hindi pala buhay ang leong ito. Dahil isa pala itong nicho. Nandito tayo ngayon sa Nambaran Cemetery kung saan merong more than 100 na mga puntod o nicho. Ang mga nicho rito, higit sa 20 ay kakaibang korte. Imbis na rectangular, may korteng leon, eroplano, helicopter, kotse, at iba't iba pa. Dekada 80 nang ginawang sementeryo ang lupang ito. Pero 2008 lang nang magsulputan ng mga nicho na may kakaibang disenyo. Ang tawag nila rito, Panchon. At may pakanan ito, grupo ni Ignacio Bagiwan mula sa tribo ng Tulgao. Kilala daw ang tribo nila sa pagiging matapang at parahas. Kaya para mabago ang pananaw sa kanila ng ibang tao, naisipan nilang gawan ng pansyon ang mga namamatay base sa kanilang naging pamumuhay noon. Umabot ng 3 araw ang paggawa nila ng customized pansyon. Libre ang labor ng grupo ni Mang Ignacio, pero sagot ng pamilya ng namatayan ang materyales para sa pansyon na maaaring umabot ng 25 to 50,000 pesos, depende sa disenyo. At bakit naman Leon ang napili ng taong pumanaw na ito? Isa raw siyang lola, at itong lolang to'y sinama ng kanyang mga kamag-anak sa Manila Zoo. At nakita nung lola yung mga leon doon at sinabi, mga anak, mga apo, pag pumanaw ako, gusto kong nicho ko, korteng leon. At ito naman ay isang puntod na korteng gitara. Bakit naman gitara? Ang nakalibing dito ay isang 24-year-old na estudyante na namatay dahil sa isang motorcycle accident. Bata pa lamang daw siya ay talaga napakahilig tumugtog ng gitara. Walis lang daw ang una niyang gitara nung 17 siya, una siyang binili ng kanyang tatay ng tunay na gitara at talagang ginalingan pagtugtog. Itidamo, as lang mapilitan kami ngayon, iti aramidim iti kasing pa, kasalan naragsakan kami ngayon, nakatulong kami, kaya makita may dagidya pamilya, kahit imbista maladingit da, no kita na DJ Ramiden mi, maragsakan da, kit maragsakan kami met, uro no awanti ite da, jeti, kas lang nga karirik nami lang, kas tuy, nakatulong tayo met, so maragsakan kami.